Hi, Tag friends! This is Mikey Quintos. Hello, Tag fam! This is Paul Salas. And welcome to the Right One Cast Confessions for Tag Media Chicago. Gusto ko po kayong i-welcome sa The Right One Cast Confessions for Tag Media Chicago. First question, how did you land your role on The Right One? What was the audition process like and how did you feel after being chosen? Last November of 2022, I traveled around Europe with my family and my first step for the auditions for The Right One, actually originally, the name of my character isn't really Via, it was originally Iris. So I was auditioning for Iris. We were still in Prague via Zoom. And then when we got home, we did screen tests with other artists too. But this time it was face to face with Bianca and Lulu. So after that, I got news that finally I got the role Via and Paul got the role for Hans too. My initial reaction, I was really nervous. Actually, during audition process pa lang, I was already nervous because the character is something new for me. It was a big jump. It took a lot of strength and guts to try something new out. So, worth it naman. Happy ako. Thank you sa mga lumaban. At first, si Mikey lang talaga yung may look test and go see for The Right One. Eh, magkasama kami noon, nasa vacation kami noon, nasa Europe. So sabi ko, okay yung role na yun for her at itry niya, gawin niya yung best niya. So hindi ko talaga ini-expect na makakasama ako doon at ipag-go see din ako. So nung personal na siyang mag-go see, sinabi na rin na maglo-look test na rin ako for the role of Hans. So sabi ko, parang may plan si God na ipagsama kami ni Mikey sa show at ipagsama kami ulit ni Ruru Madrid at first time kung makakatrabaho si Bianca. So sabi ko, sige, gagawin ko rin yung best ko dito dahil kakaiba rin siya sa mga past roles ko. Then, thank you Lord, nakuha naman ako sa show and sobrang honored ako dahil ito ang first collaboration ng View and ng GMA Public Affairs. Tell us about your early career struggles. Was there ever a time that you felt exhausted and want to give up on acting? Parang hindi ko naman ever na feel yung I wanted to give up on my career na. Siguro during pandemic, meron lang akong ganong phase na when suddenly nawala yung work ng lahat, na feel kong this is parang mayroon akong identity crisis moment na for the longest time kasi I first fell in love with singing before I fell in love with acting. But when I started working, yung singing ko, I put it in the backseat. Parang ganun yung nangyari because mas nagpo-focus ako sa acting. So when the pandemic came, I realized na may pagod din akong nafe-feel noong time na yun. So medyo kine-question ko na sarili ko kung para sa akin ba talaga itong life na to, ang pag-aartista and everything. Pero, I found BTS! All jokes aside, promise, yun yung nafeel ko nung naging fan ako ng BTS. Na parang na-rekindle yung fire ko for singing and dahil doon, naginahan ako ulit. Parang nag-restart yung fire ko and yung passion ko to work and to do better. I think I just needed a little change of perspective back then. So, because of that experience then, I realized na kahit saan ka man matapat na trabaho, basta mahal mo yung ginagawa mo, magsusurvive ka, magtatagal ka doon. Yes! Opo, aaminin ko yan. Merong time na muntik na akong gumibap. Ito ay yung 17 years old ako, first time akong magka-mature na role. Heavy drama ito at may mga kasama akong talagang batikan actress at actors talaga na talagang mape-pressure ka kapag ka-eksena mo sila. So, maraming experiences, maraming lessons na na-learn. And kung di naman dahil doon, wala po ako dito sa harapan niyo na ini-interview niyo ako.
At nailabang ko naman yun kahit na gusto ko talaga gumibang. So laban lang tayo. Fighting. I think it was really perfect na right before this project, I got to work with Direk Luis Guillen. It was a lock-in for Apoy sa Langit. We worked together for like more than 2 months, and all my other shows before, I think it was meant, parang naging preparation ko siya para ma-handle ko yung role ni Via. Pero pinaka biggest contribution, I must say, is what the things I learned from Director Reese sa Apoy sa Langit. Every show, meron talaga tayong mga lessons na malalearn. Lessons kasama ang iyong mga katrabaho. And para naman sa sarili ko, siguro yung naalala ko yung breakthrough ko for myself is yung previous show ko na Lolong. Dahil dun ko nakita sa sarili ko na umover the limit ako sa discipline sa discipline ko, sa pag-strive ko na magawa yung hard work, and sa patience and sa tiwala din sa sarili. Because bago sa Lolong, may mga times na wala akong tiwala sa sarili ko, may mga times na feeling ko hindi ko kaya yung mga roles na binibigay sa akin. But nung binigay sa akin ito si Hans, doon ko na-realize na walang hindi binibigay na role sa'yo nang hindi mo kaya. So here I am doing my best work and hard work for you guys. What qualities about your character on The Right One do you admire, and which qualities do you hate? I admire Via's bravery. I admire na meron siyang paninindigan sa kung ano yung pinaniniwalaan niya. And I admire na merong puso sa binibigay niya. Pero yung ano yung isa? What do you hate? What do I hate? Siguro what I hate about Via lang is yung qualities niya na yun. Minsan hindi healthy yung expression niya ng mga feelings niya. Hindi healthy in a way na nagiging insensitive na siya. Ang ina-admire ko sa qualities ni Hans ay yung matulungin siya sa mga iba't ibang tao. Then sobrang siyang loving person. At ganun din kasi ako, nakikita ko yun sa sarili ko as Hans. At hini-hate ko rin yun sa sarili ko. Dahil sa, hello po. Dahil sometimes, naabuso tayo ng mga nasa paligid natin dahil pagkamasobra tayong kapagmahal. Pero tulad niya ang sabi ni God, gawin lang natin ang purpose natin sa mundong ito. At gawin natin na wala tayong iniisip na iba. So ayun, yun yung isa sa kinai-hate ko kay Hans, na parang sinasaktan ka na or hurt ka na, pero nandiyan ka pa rin para alagaan at mahalin itong si Joyce. Maraming iba-iba reason bakit iba itong The Right One. Siguro one is, unang-unang show na kasama ko yung boyfriend, real life partner ko sa length ng show. And it's the first time I'm working with really close friends of mine too, a real couples din. So yung dynamics nun, that's really something new for all of us. And the character itself, Via, she's very refreshing. Ngayon, nagigets ko na yung kinikwento ng mga friends ko na nagtitry ng contra-bida roles, na mas exciting daw talaga at mas nakaka-challenge yung mga na-feel nila through the characters. Which is, I felt that with Via too, na may mga na-feel ako sa take or through Via na hindi ko pa na-feel as my team. And I find that really interesting. It's something, it's a full experience. I mean, it's why I fell in love with acting in the first place. Yung previous project ko, yung Lolong, ako po ay kontrabida doon, killer, paano ko ba masasabi, psycho. Then, this guy, Hans, actually, may connect din siya sa personal interest ko. Dahil, bago po ako mag-artista, nung bata pa lang ako, pangarap ko na rin talaga maging lawyer.
At until now, kinoconsider ko pa rin sa sarili ko na mag-aral ng law. So nung naibigay po sa akin itong role na ito na Hans as a human rights lawyer, sabi ko parang binibigyan na talaga ako ng sign ni God na baka ituloy ko na. At yun ang pinagkaiba. Si Hans ay sobrang mabait, loving person, and a lawyer. So may mga konting adjustments dahil nung first shooting days ko eh medyo matapang pa rin ako, nandudun pa rin yung killer mode. Pero as the days go by at sa tulong naman ng mga production at ang mga co-stars ko, napupush through ko naman ang pagiging mabait at matipuno ni Hans. There was one scene na I had to take na medyo dark talaga yung scene. I had to reach a feeling na a level of defeat na I can be suicidal na, genuinely. So my fear, my guilt, all that negative energy overwhelming me. Pag may mga ganun kasi akong eksena so far, na-realize ko, nauunahan ako minsan ng takot. Takot dun sa emosyon. Parang in the back of my head, I know I'm able to jump to the feeling, but natatakot ako na hindi ako makalabas. So yun yung pinaka isa sa mga hindi ako naging comfortable gawin at first. So ni-request ko actually nung tinake namin yung scene na yun, ni-request ko si Paul na samahan ako sa set. Parang feeling ko nakaka-help sa subconscious ko na ma-feel na nandun si Paul, binabantayan niya si Mikey. So, as long as binabantayan ni Paul yung Mikey na part, I can let go and let Via in fully and let her feel, like give life to her without inhibitions, without hesitation. It worked. I think it worked. Did it work? It worked. Siguro yung first day. Dahil first day and second day, it's because first time kong makatrabaho si Bianca Umali. Then, andun yung pressure eh. Dahil nakita ko yung mga previous shows niya eh, nagalingan ako sa kanya. Then, nung naka-eksena ko siya, mas lalo akong humanga sa kanyang talento. At lalo ako na pressure dahil kapag katinginan ka niya sa mata, nakita mo nandun siya talaga sa character. Nakikita mo yung gustong sabihin ng mga mata niya. So, medyo nag-adjust ako doon dahil mas nauuna yung pabilib ko eh. Mas nauuna yung pagbilib ko at paghanga ko at hindi ko masyado nagagawa yung character ko bilang si Hans. But sa tulong naman niya at nung nakakausap ko naman siya at lalo ko siya pinagkatiwalaan sa mga eksena na nun, eh maganda naman yung napupush through naman yung mga scenes namin dalawa. I think what I want them to learn from my character, kay Via specifically, is bago po kayo magmahal ng ibang tao, kailangan sigurado kayong mahal niyo muna yung sarili ninyo. Feeling ko yun yung kulang kay Via. So Via is the type of character na willing ibigay lahat ng pagmamahal to the point na nakakalimutan niya na yung sarili niya, but she doesn't notice na that's the very reason why she becomes toxic. So if there's a lesson na I want you to remember and to learn from Via, that's it. To love yourself first before you love anyone else. So that yung love na kaya niyong ibigay sa sarili niyo, yun din yung quality ng love na may bibigay niyo sa iba. Most precious life lessons. Ito siguro yung hindi natin kinu-question yung buhay natin. Yes, nandoon yung struggles, nandoon yung problems, nandoon yung happiness. Because that's what life is. Before growing up, bagong mag-pandemic hanggang pag-pandemic, lagi ako may mga questions sa buhay ko na kung bakit ganito. Ang dami kong whys, ang dami kong ifs, ang dami kong ha, ang dami kong ganun. But simula nung lumapit ako kay God at nag-trust at nagkaroon ng faith sa mga plano niya sa akin sa buhay, doon ko mas na-handle yung situations na kahit may mga problema dumadating sa akin, kahit may mga struggles, alam kong may kasama ako at yun ay si God at may mga mahal ko sa buhay. One of my fans created the song for me during the pandemic, and
I would never forget, kilig na kilig ako marinig yung lyrics na doon, all the research, all the facts there sa song. So, gumawa siya ng full song about me. Siguro yung si I'm Kapuso fangirl. Dahil sa sobrang fan niyang manood ng lolo, at first, hindi niya ma-question, parang kinu-question niya si Martin yung sa role ko. Then, nung nakita niya as weeks go by na, aba, umiiba yung karakter ni Martin, mas nagiging malalim. Nagkaroon siya ng parang sarili niyang awarding show. Sinabi niyang breakthrough actor niya daw ngayon ay si Martin, si Paul Salas. Ako yun. Eh, siguro, na-touch yung puso ko dahil kahit papaano, may mga nakaka-appreciate sa akin. Then, sana naman itong si Hans, ma-appreciate mo. Shoutout sa'yo. Marami kaming natututunan ni Paul sa process. First, yung process namin as artists, as actors, what we need, yung differences and similarities. We realized mas maraming differences, magkaiba talaga kami ng method and ng way naming atakihin yung trabaho namin. Masaya, but sometimes may mga conversations kami ng aking partner. Siguro dun lang talaga namin nakikita yung pagiging competitive namin sa isa't isa. Dahil pareho naman namin gustong mapaganda yung characters namin. And at first mahirap, kailangan yun na talagang communication. Kailangan yung mag-brainstorm together, kailangan yung kumbaga two brains sa isang script, sa isang character. So, nung nakita namin yun, na natutulungan namin yung isa't isa sa mga bawat characters namin, doon nagiging masaya at loving. Pero nung nakita naman namin na magkaiba talaga yung way ng pagtrabaho namin ni Mikey, ito ay medyo napa-question kami at first, but lalo naman nagiging strong yung relationship namin dahil maganda yung communication namin. So, dito kami nagtutulungan para may pakitang magandang proyekto para sa inyo. Challenging, fulfilling, full of pride. Mind-blowing, kahit sa mga characters. Ano pa ba? Mind-blowing. It's for everyone and marami kang malalearn na lessons. Ayun, so thank you guys sa napakagandang maraming questions. Mas naging deep pa ako sa sarili ko simula ng mga natanong niyo sa akin yung mga questions na yan. At mas nagustuhan kong magtrabaho lalo ngayon. So thank you sa mga questions ninyo. At sana makapag-interview tayo ulit soon. Thank you for watching this video, guys. If you enjoyed it, please click the subscribe button below and watch the other videos of my cast members. So, I hope you guys can support The Right One. You can watch it on GMA starting Mondays until Thursdays every week, 9:35 p.m. And on View every Saturdays until Tuesdays. So, the episodes are 2 days earlier on View if you want to check them out. Thank you! So sana abangan niyo po 'yan at suportahan niyo pa kami. Love you guys.